Noong Nobyembre 2020, napabalita ang kwento ng OFW na naging critical matapos mahulog sa ika-apat na palapag ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nakipagsapalaran siya noon sa Saudi Arabia para sa tatlong anak, lalo na para sa bunso niyang kinakailangang mapaoperahan. Ang kanilang panawagan, tukayan po ninyo. Nito lamang Enero, nakauwi na sa kanyang pamilya sa Bulacan si Janet Calayag mula sa Jeddah, Saudi Arabia, matapos ang 2 taong pamamasukan bilang on-call cleaner. Bakas pa rin ang tama sa kanyang mukha at kaliwang braso na hindi pa rin maigalaw dahil sa kalunos-lunos na aksidenteng sinapit matapos di umanong itulak ng katrabahong gwardiya na isang Arabo. Pinilit kong palakasin ang sarili ko sa abroad dahil po mas inisip ko po yung anak ko. Kailangan ko po magtrababaho. Ang mas ikinababahala ngayon ni Janet ay kung paano susuportahan ang 3 anak. Lalo na ang 4 na taong gulang na bunso na si Zaya na may cleft palate. Naoperahan po siya ng 5 months. Sa ngalangala, gusto kong isumasuporta yung mga pangangailangan para ang salita niya maging diretso. Agad nakipag-ugnayan ng GMA Kapuso Foundation para matulungan si Janet sa 2nd operasyon ng kanyang anak. Naoperahan na siya sa cleft lip at yung 3rd operasyon niya sa cleft palate. Kailangan siyang maoperahan kasi nga meron pang maliit na butas, lumalabas pa yung hangin sa maling daan. Nakatakda ng operahan si Zaya sa susunod na linggo. At pagkatapos ito, kinakailangan pa niyang sumailalim sa speech therapy. At pinakonsulta na rin natin ang kalagayan ni Janet. Meron pa kung nakikitang misalignment ng kanyang elbow, kung kaya hindi niya pa mabaluktot yung elbow niya ng mahusay. Na. Nagpapasalamat po ako sa GMA Kapuso Foundation. Yung mga hirap na naranasan ko ay napalitan po ng saya. Mga kapuso, sa mga nais po tumulong kay Zaya, maaari kayo mag-donate online o magpadala sa aming bank account at sa Cebuana na Luvillier. Pwede rin bumili ng voucher sa Shopee, Zalora at mag-donate sa PayMaya.